Welcome back to my channel, guys. Okay, ngayon i-share ko sa inyo paano ko niluluto ang creamy carbonara. Ano ba ang mga ingredients? You got the best of me. Think you have the last laugh. Don't you think that everything good is gone? Creamy carbonara. Ano ba ang mga ingredients natin? Okay, meron tayo ditong sweet ham. Meron tayong slices of mushrooms, white onions, red bell pepper. This is optional, pwedeng wala. Then meron tayong butter, cheese, salt and pepper. Then we have the evap milk. Meron din tayo dito, all-purpose cream or cooking cream. At syempre, ang ating pasta. Okay? So, let's begin. Una, gagawin natin, ilalagay natin. Good for 1 kilo itong niluluto ko na sauce. Okay, so ilalagay na natin yung ating butter. Mamaya ilalagay ko sa final yung complete description or measurement ng ating mga ingredients. White onions. Pwede ding red kung wala kayong white onions. Okay. Habang pinapaluto natin ang ating okay guys, so yan, nakikita nyo, pinapaluto natin yung ating white onions. At ngayon, kumulo na siya, pwede na natin i-add ang ating mushrooms. Okay, lagay natin si mushrooms. Ganyan, halo lang tayo ng halo, di ba? Parang halo lang, sige lang guys. Hindi ba magiging halo-halo yan? Hindi naman. Hindi naman magkakaroon ng halo. Hindi. Kasi ang halo-halo may ice. Actually, yung mushroom na nilagay natin, luto na rin siya kasi yung nasa can na siya eh. Okay? Pwede ba gamitin yung nasa yung fresh na mushroom? Pwede din naman. Oo, kung meron kayong available na fresh mushroom dyan, yun ang gagamitin nyo. Okay, so okay. Ang next na ilalagay natin. So, unang nilagay yung yan yung onion. Hindi, yung ano, yan yung butter. Siyempre, so sunod, si butter. Onion. Sunod yung itong mushroom. Okay. Okay, the next will be ito na, si sweet ham. I like sweet ham. Sweet ham. Parang yung palaman din siya. Oo. Oh, oh. Yan din ba yung ginagamit sa palaman? Yes, yes. Siya rin, siya rin. Yung pinapalaman natin sa tinapay natin. Wow. Exactly, ito rin siya. Okay, so yan, papalutuin lang natin si sweet ham sa ating naunang ito sa ating butter. Okay, at ang fire natin dito mga kaibigan is ano lang ha, medium fire lang tayo. Pero wala po kami nakikitang fire dito. Ah, kasi po ang gamit ko is ano, electric induction. Ito guys, kung mapapanood, kung napanood nyo yung nakaraang vlog ko, yung in-unbox ko itong electric induction na to. Masarap kasi siya gamitin pagka ano. Kumbaga mobile, kung saan mo gusto magluto, dalhin mo siya. O, yun. Yun siya. Okay.
today, papalutuin lang natin. Ang sweet ham na to is ang brand niya, CBO. Made in the Philippines. O, diba? Para panlasang Pinoy talaga ang dating. Alam mo naman tayo mga Pilipino, mahilig sa sweets! Aww. O, diba? So, ang piniprepare ko pang isang kilo. Ano po ba yung niluluto niyo? Kwan po ito, creamy carbonara. Wow! Yes, since Burmans na tayo, so preparation na rin ito kung gusto mong panghanda para sa Pasko. Creamy carbonara. Oo. Okay? So yan ba yung tinatawag na white sauce? To? Yes, correct ka. White sauce ito ang kalalabasan ng ating niluluto. So ilalagay na natin ang ating all-purpose cooking cream. Okay. Pupusin natin si all-purpose cooking cream. Sobrang sarap nito. As in. Pwede rin ba yung maging spaghetti? Spaghetti? Yung spaghetti po kasi tinatawag pasta po yun. Yung mahaba. Spaghetti siya. At saka siya is red sauce. Pag sinabi po natin spaghetti, tumutukoy po ito sa pasta. Ito po spaghetti pasta. Yan yan. Maraming klase ng pasta eh. Merong elbow macaroni pasta, merong penne. Alright. Pero generally, ang spaghetti is red. Yes, yes. Especially sa ating mga Pinoy, ano, pag sinabing spaghetti, alam na this. Bakit merong mga spaghetti na puti? Hindi ko lang alam. Baka wala. Baka wala. Sige, yan. I-mix lang natin siya ng maayos. Okay. Mimix natin siya dito sa atin. Naka low fire lang tayo mga kaibigan ha. Low fire lang. Mixing well. Dahan-dahan lang. Ating cream. Ganyan din, dahan-dahan din ang paglagay ng evap milk. Bakit hindi pwedeng Hindi pwedeng biglain eh, kasi parang dapat, sa lahat kasi ng napapanood ko, no? Dahan-dahan din ang paglagay. May purpose ba siya? Meron. Sa tingin ko meron, kaya kailangan dahan. Magbubuo-buo ba siya pag binigla? Yan ang hindi ko pa nare-research, pero malamang may ganong factor. Kaya kailangan dahan-dahan. Ayan, kita nyo, dahan-dahan ang paglagay natin. Ang dahan-dahan ba, slow mo rin? Hindi po, malaki ang pagkakaiba ng dahan-dahan sa slow mo. Ang slow mo ay in-slow mo ang movement ng ating mga galaw. Ang dahan-dahan, okay, dapat unti-unti. Unti-unti ang pag-add. Sarap nito. Creamy-creamy. Ano po yung dinadagdag niyo? Ito po ay yung evap milk. Evap milk. Pwede bang gamitin yung condensed milk? Ay hindi, kasi matamis ang condensed milk. Okay. Ang condensed milk, pinanggagamit natin siya pag gumagawa tayo ng salad.
densada yung malapot po yun. So, gaano karami itong milk na ito? Ipapakita ko po mamaya sa dulo ng video na to ang complete description so, ng ating... Sabihin mo, dalawang lata ba dalawang na ganyan? Dalawang lata, oo. Dalawang lata. Dalawang lata na... Pero kasi may measurement. 410 gram? Mm-hmm. Pakita natin. Mula sa curry 410 gram. So, dalawang ito. Hindi ko actually ubusin yan para sa... Hindi mo ubusin. Oo, para sa measurement. Kasi ano lang dapat yun. 370 ml times 2. Okay. So, ilan yon? Ilan? 370 ml times 2. 370 ml times 2. So, 740 ml. Okay. So, kung dalawa na nito lang pas na 810 yan. Oo. Oh. So, kasi kulang 340 pa para sa ating 1 kilo of pasta. Ayan. So, pwede mo gamitin din ng penis or penny or something? Yes, kahit ang puring ng pasta. Pwede. Alright. O, pwede. Gusto nyo ng penny, yung pa-spiral. Okay, alright. Ang susunod natin is ilalagay na natin yung ating cheese, grated cheese ito. Nasa kwanto, 250 grams yung cheese na ito. Anong klaseng cheese siya? Cheddar cheese. Okay, may brand ka ba? Ito yung ginamit ko. So, ihalo na natin siya dito. Si cheese kasi medyo salty, so kung muna natin lagyan ng salt and pepper, mamaya na kasi ito si cheese. Siya muna magbibigay ng saltiness dito sa ating sauce. Okay. Sa Pilipinas, ano mga brand ng cheese? Meron tayong Eden. Ayan, Kraft. Sikat na Eden at saka yung... Kraft. So let's mix well na naman para mahalo si cheese all over. Wow! Ang sarap! Sinong may gusto at mahilig dyan sa cheese, for sure, magugustuhan ito. Yan. So ang cheese ba salted or unsalted itong nagamit nyo? Ano bang nakalagay dyan? Wala naman sa sa butter. Sa butter yun, pala yun. Yung may salted at unsalted. Okay. Sure. Okay. Okay. And then, pwede na nating ilagay siguro yung ating bell pepper. Kasi madali lang manuto si bell pepper, di ba? Okay. Lagay natin si bell pepper. Ayan. Optional yan sa mga ayaw ng bell pepper. Eh, kami mas gusto na may bell pepper. Ilalagay din tayo ng ating sugar, which is optional, depende sa inyo. Maglalagay tayo ng mga sa... Titikman natin mamaya kung ano. Sugar yan? Yes, white sugar. This is optional ha, sa mga gustong maglagay. Pwede bang gumamit ng brown sugar? Yes, any kind of sugar is po pwede. Baka magkulay brown yung niluluto mo. Hindi naman siguro. I don't think. Ang corny ng questionnaire mo. Oh my gosh! What is the meaning of this? Tanggalin mo na natin dahil meron siyang sugar, no? Yan. Sayang niya. Pati ko yung cheese. Nandiyan siya sa kanya. So ngayon, okay, this is the time na pwede na tayong mag-add ng ating salt and pepper. According to your taste. Okay? Paunti-unti lang kasi mas
madali namang magdagdag o kulang. Pag sumobra, yun ang mahirap. Pepper, ground black pepper. Pwede ba yung mga bilog na ano? Ay, hindi pwede. Hindi pwede yung buong paminta. Bakit po? Hindi po siya ginagamit dito eh, kasi buo-buo siya. Okay. Excuse me po. Medyo tuwing nakakalanghap ako ng paminta, ako'y nakahatching. Ayan, so kita-kita nyo, naging creamy na yung ating white sauce, carbonara. Aww. Aww. Medyo kulang pa sa salt, dagdagan pa natin. Ihahalo ba ang pasta dyan kaagad or? Ay, hindi po kasi yung pasta na niluto ko sa ngayon is 500 grams lang siya. Itong sauce na to is good for 1 kilo. So yung kalahati ng sauce gusto kong i-reserve. I guess pagkakulang pa naman, ngayon depende na lang sa kumakain pagka nakahalo na sa pasta niya. Pwede naman siyang magdagdag kasi depende sa panlasa eh. Pwede kang magdagdag naman ng salt and pepper during kinakain mo na yung iyong pasta. Well, para sa akin okay na siya. Okay, so kailan iyan ma pwedeng kainin with ito na, with pasta. Ihahalo na natin. So, okay. Okay. Okay guys, so luto na yung ating sauce. Pwede na nating i-off ang ating apoy. Okay, let's turn this off para hindi mag-overcook yung ating sauce. Okay? So, ngayon magpi-plating na tayo. Maglalagay na tayo ng ating pasta, spaghetti pasta, dyan. Okay. At lalagyan natin ang ating sauce. Alam ko karamihan ng ano carbonara is wala talagang bell pepper. Pero try nyo guys para may twist. Mas makulay. Tsaka mas makulay na rin. Mas masaya pag may red bell pepper. Pwede bang lagyan ng iba't ibang kulay ng bell pepper? Actually pwede kasi halimbawa pag nasa restaurant tayo, no, nag-order tayo ng white sauce. Pwede kang mag-request kahit anong vegetable na pwede mong ipalagay. Maganda rin dyan yata siguro. Broccoli. Broccoli. Yes. Sitaw, hindi. Ay, hindi na. Hindi bagay sa sitaw dito. Jok-jok lang. Pwede kong paabot ang tissue dyan para malinis natin yung plato. Okay guys, back tayo dito. So yan, hinahalo na natin yung ating creamy carbonara pasta dito sa ating plate. Kung gusto nyong maraming sauce, damihan nyo.
gusto nyo namang hindi masyadong saucy, konti lang din. Ayan. So, see? Nakikita nyo ang ating ham, ang ating mushroom nandyan. Alright. Yan na. Tikman na natin. Let's tikim! Let's tikim na, mga guys. Mga mamshies. Magkano po isang order niya? Ay! Hindi ko pa nako-costing. Malalaman natin yan sa mga susunod na panahon. Kung may gustong mag-order. Okay. Ayan. So, gusto mo nang tikman? Yes. Kasi, paunahin natin patikimin ang ating cameraman.